Ngayong itong team ng Lakers ay 0-3 this season matapos ng kanilang pagkatalo sa Blazers 106-104. Si Coach Darvin Ham ang sinisisi ng ilang mga Lakers fans kung bakit nga daw sila natalo. Sabi nga nila mga idol, bakit nga daw pinasok si Russell Westbrook sa 4th quarter with 4 minutes left at lamang ang Lakers ng 8 points. Ganda na nga daw nung run na ginawa ng Lakers at ganda rin ang mga nilalaro nung limang player nila na sila LeBron James, etong si Troy Brown Jr., JTA at si Anthony Davis. Napakaganda na nga ng momentum nung Lakers nung mga panahon na yon with 4 minutes left at parang mananalo na nga sila ng kanilang unang panalo. Pero pagpasok nga ni Westbrook ay nasira nga ang rhythm ng Lakers, nagmintes ng 3-pointer tapos tumira nga ng jump shot with 30 seconds left at may 17 seconds left sa shot clock ng Lakers. Yun nga mga idol ang naging dahilan ng pagkatalo ng Los Angeles Lakers, kaya naman ang sinisisi ng Lakers fans hindi lamang si Westbrook pati na nga rin etong si Coach Darvin Ham. Bakit nga daw kasi pinasok pa itong si Westbrook? Maigi na nga daw na nakaupo na lang siya. At ito nga mga idol ang ilang example dyan. Sabi dito, just don't understand why Darvin Ham had to sub Russell Westbrook back when the Lakers were literally in the middle of their best run of the season. Nag-comment naman at nag-reply ang isang fan at sinabi insane nga daw. Sabi pa ng isang fan na ito, because all of season his agenda has been Russ, he's still a star, he still calls them the big three, he is just as stubborn as Russ is. Sabi naman ng reply, these are unfortunate facts. Well mga idol, 3 games in at ito na ang nangyayari sa Lakers, ang coach na ang sinisisi. Magaling naman na coach si Darvin Ham, lalo na pagdating sa depensa. Kaso nga, wala siyang weapon pagdating sa offensive side. Actually mga idol, malakas naman ang team ng Lakers defensively, not so much on the offensive end. Alam niyo ba mga idol na panglima nga sila sa defensive rating sa buong NBA, which makes them an elite defensive team. Isa sa mga top defending team ngayon sa NBA. Kaso panghuli nga sila sa offensive rating, pang number 30, dead last. Kung madadaglagan lang ng offense sa itong team ng Lakers, sa pamagitan nga ng trade ay for sure na mag-i-improve nga sila. Kaya nga ang sigaw ng maraming Los Angeles Lakers fans, alisin na itong si Russell Westbrook, tama na nga daw ang suffering nila. At ngayon ay pag-usapan naman natin ang naging close win ng Golden State Warriors laban sa Sacramento Kings. Muntikan pa nga silang mabiktima ng comeback boys ng Sacramento. Dahil sa first half ay meron silang 18-point lead, 89-71. History pa namang yung 80 points na yan mga idol dahil second most points yan in first half sa franchise history ng Golden State. Pero buti na lang ay napanalo nga ito ng Warriors at ang naging final score nga ng labang ito ay 130-125. Si Stephen Curry mga idol first half pa lamang ay talagang halimaw na. Pero nag-end nga siya with 33 points, 5 rebounds, 2 assists at 1 steal. 50% sa field at 58% sa kanyang mga 3-pointers. Jordan Poole with 24 points, 4 assists. Andrew Wiggins 24 points, 5 rebounds, 3 steals at 2 block. Para naman sa Kings mga idol, pinangunahan ni Fox with 26 points and 10 assists, Domantas Sabonis 19 points and 14 rebounds. Nakasurvive pa ang Warriors para nga makuha nila ang second win nila of the season.